Kakalaban din lang, wala na akong masabi. Lupit ng mga ibo, talaga niyang kalabate. Siya ay nakakabilib, taong mabagong baba. Kilala niyo, punong ministro. Okay, so yun mga kaamigo, ito ang mga kalapati natin na Dilawang Singsing. At ready na, ayan o. At tayo ay lalayo ngayon ng ating atos. Huwag na tayo sa Rosales, no? Rosales Pangasinan naman tayo ngayon. At wala naman pwede mag-toss ngayon kundi ako kasi busy yung ating bata na si Kokoy. Okay? At yung motor natin eh baka hirapin doon, no? Kaya tayo na lang ang mag-toss. Okay? So, yung bata natin mamaya mag-aabang dito sa ating kalapate sa landing board. Kanay mo ha? Ikaw na bahala sa arrival. Let's go. Okay, so tara. Let's go. 4:55. Tayo umalis ng bahay. At tayo malayo-layo pa ang ating biyahe, mga kaamigo. Alright. Tsaga-tsaga lang. Kailangan eh. Solo lang tayo kasi nga busy sila. May mga gagawin. O, tayo lang ang pwede. Kaya diretso na tayo sa ating area. Alright. Medyo traffic pa nga dito sa daanan natin mga kaamigo. At ginagawa yung mga kalsada rito. Malayo-layo din yun mga kaamigo. At first time na makakarating mga kalapati natin doon. Okay? Maya-maya ulit mga kaamigo po. At medyo malayo-layo pa itong aking lalakbayin. Solo lang. Let's go. Tara na mga kaamigo, nais mo bang matuto? Iba-iba ang mga tips, tsak na ka pa na panabit. Tara na mga kaamigo, huwag nang mag-alinlangan. Mapapeterano o newbie, may punong ministro Lap TV. Kamusta ang lahat? Nandito na si punong ministro. Astig na kalapati topic dito kaamigo. Mga hybrid at dekalidad ang paborito. Sama mo pa pinakamatikas na si Quatro. May gift birds pa sa swerteng mananalo. Para po dito sa channel ng ating kaamigo. Di lang basta yan, tumutulong din sa tao. Mga good tips ang atid at sigurado. Tumutok na sa punong ministro Love TV. Welcome ang lahat dito kahit mga newbie. Imported at winning lies na mga kalapati. Okay, so yun mga kaamigo. Pancheck tayo. 5:56 AM. Nandito na tayo sa Rosales. Ano mga kaamigo? Tayo pala tandaan nating bundok dito. Yun o, pasikat na yung haring araw mga kaamigo. Pero syempre maaga pa para magpa-release ng kalapate, no? So ngayon gawin natin, maghintay pa tayo ng mga 30 minutos para sikat na yung araw mga kaamigo bago tayo magpawala. Yan o, sumisikat na yung haring araw mga kaamigo. Okay. Okay. At syempre papahinga lang natin yung ating kalapati dito para nang sa ganun ay mawala yung hilo nila sa biyahe. Medyo malayo-layo din yung ating biyahe kaya naman medyo ipapahinga natin sila na ilang minuto. Actually, ganda ng view dito mga kaamigo. Medyo malalapit lang tayo dito sa bundok na maliit na yan. Ayan ang magiging palatandaan ng kalapati natin sa lugar na ito. Rosales, Pangasinan mga kaamigo. At marami nagtotos dito sa mga bagong pansir, newbie pansir na naliligaw dito. Yung ating haring araw ay sumikat na. Okay? Pero siyempre, sa baba niyan, mga kaamigo, makikita natin na maraming ulap. Ano? So, dinaanan ko kanina, medyo mabubulag pa yung kalapati natin sa daan. Dahil marami pang fuck, no, mga kaamigo. Okay, actually, maaga pa naman, mga kaamigo. 6:10 pa lang ng umaga. Kaya medyo pinapaangat ko pa ng konti itong pag, no, paikot sa ating lugar. Maraming makakapal ng pag sa ibang lugar, no? Banda doon sa may kuya po. At syempre doon sa iba pang lugar dito sa Pangasinan, masyadong maulap, ano? O kaya dito tayo nagpahinga, dito tayo magre-release kasi medyo maganda yung lugar na ito para sa kalapati natin, okay? So abang-abang lang tayo mga kamigal, let's go. So pahinga muna yung mga kalapati natin, tingnan natin yung mga tsura nila. Medyo malalayo na sila dito ng lipad mga kaamigo. 37 po mga kaamigo yung palilipa rin natin, ano? Okay. Ayan, yung mga YB natin 37, nadilaw na singseng. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagte-training mga kaamigo. Kahit na
may nangyaring hindi maganda sa ating karera sa Lapuan, eh ganun talaga mga kaamigo. Hindi naman natin na kagustuhan yon. Kumbaga, siguro nga kung totoo man yung sinasabi nilang nalay tayo ng 40 minutes, eh hindi na natin kasalanan yon. Kasalanan na ng ICLAC yon, ng MABSI o nung kung sino man ang gumawa ng top region ICLAC na yan, okay? So tayo, kung ano lang naman yung lumabas sa ICLAC, yung oras, hindi natin napapansin na yun kasi medyo maliit yun. Pag sa screen, siyempre, ang tinitingnan na lang natin pag nagkaklak, eh kung nagbabalid ba yung umuwing kalapate pagtapak doon sa landing board, okay? So, may nagko-comment na bakit daw hindi ko tinitingnan yung time. Eh, hindi mo na siguro makikita lagi yung time na yon kung ikaw ay nagbablog, tapos dumadating yung kalapati mo na maaga naman at mabilis. Tapos yung maliit naman yung screen nung ating ICLAC, ano. Siyempre, ang makikita mo na lang doon kung nagvalid ba, kung pumasok ba yung sensor ng kalapate doon sa ICLAC, ano. So, move na tayo doon. At tayo naman ay tanggap natin kung ano man nung nangyari. Pero, siyempre, isang malaking accomplishment yun. Yun ay naging legit o hindi legit, saksi ang ating mga kaamigo at mga kalapatid, saksi yung video natin na nangyari talaga yon at nag lap champion tayo at rank 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yun lang naman at kahit papano eh masaya kami sa nangyari na yon. Hindi bang kami pinalad na maging legal yung ating pagkakapanalo sa lap champion na yon sa first lap. It's okay, marami pang laban tayong pagdadaanan mga kaamigo. Mahaba pang labanan yan. Nagsisimula pa lamang tayo sa racing pigeon industry dito sa Nueva Ecija. Okay? Actually, pang-apat na laban ko pa lang itong ating puting ring na to sa Norte. Nakaka-apat pa lang tayo. So, malalaman nyo yung mga accomplishment natin. Nandun lang, nakatago lang sa kwarto ko. Hindi ko pinagyayabang. Pinapadami lang natin. Pagka madaming madami na, saka natin ipapakita sa inyo muli. Okay? Okay, so yun mga kaamigo. Konting minuto na lamang ay magpapakawala na tayo sa ating mga kalapate. Alright, at syempre, tiyagaan lang talaga tayo dito mga kaamigo. Okay, sa ngayon, pinapakita ko pa yung mga vlog natin kasi kaya pa naman ng mga service natin. Ano? So, Rosales, Pangasinan, 52 km air distance sa ating bahay, sa ating loft. Yung nakaraan nating TOS is 31 km. Okay, eh ngayon, nagdagdag tayo ng 20 km. O, sana makauwi mga kalapati natin, ano, mga kaamigo. At medyo malayo-layo na rin ito sa mga bagong YB natin na tinetraining, okay? At medyo malayo-layo na rin ito sa mga bagong lipad ng ganito na kalapate, okay? So, siguro, nakachamba lang tayo doon sa 31 kilometer na unang bitaw na yon mga kaamigo. Nakauwi sila. Eh, ngayon, tingnan natin. 52 kilometer na ito, mga kaamigo. So, maya-maya, magpapakawala na tayo. At tingnan natin kung makakauwi sila ng mabilis. Okay? At kung makakauwi sila ng lahat, no? Yan natin malalaman. Okay? At syempre nga mga kaamigo, dahil nga 37 itong ating mga YB, ang gagawin ko dito eh, papagitaan ko ng 10 minuto yung isang ano na to, isang training box. Okay? Isang training box muna ipapakawala natin after yung isa naman. So tingnan natin kung makakauwi silang lahat. Okay, sinasala natin ito mga kaamigo eh. Sa sobrang dami nito, hindi naman natin ito maisasali lahat eh. Alam nyo po mga kaamigo, napaka-gastos mag-entry ng kalapate. Okay, eh, hindi naman ganong kalaki yung ating papremyo sa ganitong panahon. Kaya medyo nagre-reduce tayo ng kalapate na ilalaban. Alright, maaring napadami yung ring na binili ko noong nakarang kasi hindi ko pa alam yung diskarte sa ganitong panahon. Pag ganitong panahon pala mga kaamigo, eh hindi pa naabot ng 1 million guaranteed yung ating papremyo dito sa ating club na Sinalihan. Kaya naman, magre-register tayo ng kalapati na isinasali natin. At doon tayo babawi sa South Derby Race kasi hindi pa tayo nananalo sa South Derby Race. Nakakaisang laban na tayo doon. O pangalawa na. Tapos, yung unang sinali natin na kalapati doon sa South Derby Race, yung mga pangalawang sinali natin sa South Derby Race, yun yung mga na-cut off sa first South Derby Race natin. Kaya tinuloy ko lang. Eh, medyo meron pa naman tayong isang aabangan sa last lap mga kaamigo sa 600 kilometer at yun po ay sa linggo, okay?
Tingnan natin kung makakauwi yung isang kalapati natin na yon. At ngayon, magpapalakas muna tayo ng ating mga dilawan singseng na YB. So tara mga kami ko, magpakawalan na tayo. Nakapakawalan pa iba. Let's go! So 1, 2, 3, let's go! Yan na! Ayan po mga kamigo, upos na yung ating mga kalapati dito sa trailing box na isa. Kailan muna yung papakawalan natin mga kamigo. Yan, para hindi lahat ng grupo bababa. Mukhang dadirect na naman mga kamigo. So tingnan natin, maging palatandaan nila itong bundok na ito na maliit. Yan o. Sana. Nag-direct na nga yata mga kamigo ng way, ano? Kasi yung diretso na yan, yan yung way na pauwi sa atin. Kundi diretso sila dyan, ayun. Kundi diretso sila dyan, mas mapapaganda, mapapabilis. Ayan, medyo nakikita pa natin dito. Yun. Okay. So, tingnan natin kung makaka-uwi sila. Time-check natin mga kami ko, 6:30. 6:40 natin papakawalan yung isang batch. Ayan o. Tingnan natin kung makaka-uwi sila mga kami ko. Medyo malayo-layo ito. Ayan. Huwag lang mag-iwahiwala eh. Pag mag-iwahiwala yan, merong hindi makaka-uwi. So yan mga kaamigo, wala na, nagbalik na talaga dito yung kalapati natin at hindi makaalis dahil nga mga kaamigo, may nakasabay silang napakadaming kalapati, siguro mga 8 yun. Hinihila sila, hindi sila makaalis dito, hindi sila makabitaw sa kalapating na kasabayan nila, no? Mga taga rito lang yung kalapati na yun mga kaamigo, yung mga nagbubukid dito. Tingin ko meron mga kalapati dito sa may bundok na nag-iisa eh. Nakita ko kanina, rumoronda ron eh. At yan ang nakasama nila mga kaamigo. Kaya hindi sila makabitaw. Eh mga YB pa yung mga kalapati natin. Paikot-ikot lang sila dito. Ang bihira. Kanina pa ako dito nakamonitor sa kanila. Yan yung unang bitaw sa training box natin mga kaamigo. Hindi ko pa napapakawalan yung isa. At minomonitor ko nga bakit di sila makaalis. Eh dahil may nakasabay kasi sila kanina. Ayan o, nandiyan na sila sa tapat ng kalsada na yan mga kaamigo. Di pa rin nakakaalis. Tirik na araw mga kaamigo. Grabe. Mga maligo na yung mga kalapati natin na yan. Di makaalis o. Kasabay nila yung mga kalapati taga rito eh. O yan mga kaamigo. So pakawalan na rin natin yung isa mga kaamigo. At wala eh. Di sila makaalis dito sa lugar na ito eh. Baka maunahan pang umuwi niyang isang training box natin yan. Pagka ganyan no. Dahil tinitingnan ko kung magbe-breakaway sila. Hindi sila makapag-breakaway mga kaamigo sa mga kasama nila. Mga taga rito kasi mga kalapati na yun sa Rosales. Ayan o, ikot-ikot lang sila mga kaamigo, grabe. Ba't nakasabayan nila yon? O yan o, hanggang ngayon, hindi pa rin sila makabitaw. O. Ikot-ikot lang sila, maubusan na sila ng lakas dyan. Okay? So ayan mga kaamigo, tingnan natin kung makakauwi pa yung mga kalapati natin yan. Let's go. A few minutes later. So yun, pakawalan na rin natin yung iba pa nating mga kalapati dito na mga kaamigo para ayos na, buto-buto. O, uwi kayo ha. Let's go. Ayan na. Okay, uwi. Ayan, mga kaamigo. Ayos. Pangalawang batch ng mga kalapati natin. O, sana makauwi yung mga kalapati natin yan, mga kaamigo. Ayan o, mayroon pa naon ng 3. Na natin kung makaka-uwi sila. Okay, nauna yung kalahati. Sumunod yung kalahati again. Ayan, no? Sa unang lipad naman nila, dyan ang way nila sa pa-uwi sa atin, ano, mga kaamigo. Okay. So, tingnan natin kung makaka-uwi sila lahat. Tingnan natin. Makaka-uwi yung mga kalapati natin na yan. Taas ng lipad, oh.
tinaasan talaga nila. Yung unang bus natin ay abutan kaya nila sa daan kasi medyo malayo-layo ito, mga kaamigo. At syempre, yung mga kalapating ganyan eh, minsan eh namamasyal din eh. Okay? Hindi kaagad-agad dumidiretso ng daan na gano'n. Lumiliko-liko din silang ganyan sa daan, ano, mga kaamigo. O ang ginagawa nila, lumilipad, lumiliko, gumaganyan, humahanap ng daan yan, mga kaamigo, mga kalapati sa taas. Ayan, katulad yan, natin mo, lumiliko. Layo na nila. Ayan, no? Last zoom na yan. Nawala sa ulap yung ating mga kalapati sa itaas ng bundok. Oh. Doon sila dumaan ngayon, papuntang Kabanatuan yan. O, pauwi na tayo, mga kaamigo. At wala na dito yung mga kalapati natin, no? Nakalayo na yun, mga kaamigo. Sino kaya maunang makakauwi? Si punong ministro? O yung ating mga warriors sa Dilawang Singseng? Let's go! At syempre, kasama dyan yung mga kalapati natin. Na anak ni Dagit, ano, mga kaamigo? Okay, tingnan natin kung makakauwi yung anak ni Dagit dyan. This time, medyo mas malayo. So yan, mga kaamigo, pauwi na tayo, no? At yung mga kalapati nga natin, dito dumaan yung batch 2 sa may bandang kaliwa natin na bundok na yan, no? At yung isa kaninang batch naman dumiretso dito. Pero, syempre, may mga kasabay na ibon yun, mga kaamigo. Hindi ko alam kung bumalik ba sila, umikot ba dito. Nawala nang bigla, mga kaamigo. Kaya po, eto, tinitingnan ko sa kalsada, baka makita ko pa, no? Pero yung isang batch natin, yung second batch, ay papuntang Kabanatuan yung way nun, mga kaamigo. Okay? Yung isa dito, papuntang Pangasinan. Ayan, no? Diyan nagdaan yung Pakabanatuan, eh. At yung isa dito lang, mga kaamigo, sa lugar na to. Kaya tingnan natin kung makakauwi lahat yan, ano? Tingin ko, mahihirapan sila kasi nga, yung panahon, mga kaamigo, sobra init ang panahon, tapos mafag. Ang problema ngayon, bakit ganun ang panahon, no? Wala namang ulan, pero pumopondo yung ulap, mga kaamigo. Ayan, no? Grabe yan. Pag sa ibaba yan, mga kaamigo, ng view. Kung naka-drone lang sana ako ngayon, kitang-kita sana natin yung mga ulap na yan, eh, no? Okay, sa susunod, dali natin. O, pauwi na muna ako, mga kaamigo. Tingnan natin kung makakauwi lahat yung kalapate natin. Let's go! Sirang kalsada rito ginagawa, mga kaamigo. Kaya traffic dito papuntang Saragosa, eh. Yun, so, nung nakaraan doon ako dumaan sa kabila, tinesting ko ngayon dito kung mabilis yung daloy ng traffic ko dito kasi ginagawa ang mga kalsada. Time check mag-alas 8 na, mga kaamigo. Magwa 1 hour and a half na ako na agad drive. Okay, medyo malayo-layo din kasi, mga kaamigo, yung Rosales, eh. Kaya tiyagaan lang talaga sa pagte-training, alam. More moments later. Okay, time check tayo. 8:01, mga kaamigo, dito na tayo sa lugar natin, no? Tingnan natin kung nandito na. Sigurado mauna tayo sa kalapati natin. Inapura ko, mga kaamigo, eh. Ayun, no? Ayun si Pelon sa taas. Okay, so dito muna tayo. Tingnan natin. Ayan, no? Wala pa, mga kaamigo, pero naka-ready na yung bata ko, nakita ko, yun, no? Andiyan, mga kaamigo, yung bata natin sumilip na, pero wala pa dumadating na kalapate. 1 hour and 30 minutes yung una, at 1 hour and 20 minutes naman yung pangalawang bito natin. Ayan, kulang-kulang dalawang oras yan, eh, mga kaamigo, eh. Saka pala makakarating dyan yung ating kalapate, ano? Yan, wala pa, oh. So, tara, mga kaamigo, para makapasok na tayo at makapag-park. Tapos, baka sakali na nandun na tayo dun sa ating landing board, eh, makapag-view tayo na maganda sa kalapate. Let's go. Mga kaamigo, meron palang naunang umuwi, ano? May nag-breakaway na naman na isa. Yung anak ng kalapate ni mentor, no? Yung kulay pula natin. 7:50 daw nakauwi, mga kaamigo. Kaya yun ang pinakamaga nating kalapate. So tara, mga kaamigo, sabay-sabay nating abangan yung ating mga kalapate. Sana maabutan natin yung pag-arrive ni Nano. Kasi 37 pinakawalan natin at medyo malayo-layo ito. At masyadong mafag kanina sa ating dinaanan, okay? So tara, mga kaamigo, di pa ako nakakapag-off ng kotse, no? So inapura ko talaga umuwi para pipilitin kong maabutan yung kalapate natin. At hinato ko kanina sa daan, mga kaamigo. So tara, let's go! So, dito na tayo. Check natin, mga kaamigot. Maganda at naunahan natin umuwi yung mga kalapate. Medyo malayo-layo din yun. Pilay na naman nga ako. Sakit na naman yung paa ko. O, tingnan natin kung sino nauna umuwi. Ganun na din, eh. Ayan nga. 7:50. Ayos, 7:50. Okay, so tingnan natin. Baka meron ng umuwi.
Tinan nyo mga kaamigo, wala halos matanaw. Bulag ang kalapate. Masyado mafag. Okay? Oh, paikot. Mahirapan kalapati natin talaga yan. Talagang mafag. Hindi halos matanaw mga kaamigo. Paikot. Grabe. Mahirapan mga kalapati natin ito talaga yan. Pero sa weather forecast, maaraw mga kaamigo. Oh. Wala. Walang matanaw mga kalapati natin. Alas 8 na, mapag pa rin mga kaamigo. Okay, dito magagaling yung kalapati natin sa malayo na yan. Oh. Hindi nga matanaw yung bundok dyan na pinuntahan natin kanina. Tanaw dito yun. So yun mga kaamigo, 8:15 na ng umaga. At wala pa din yung mga kalapati natin. Oh. So bibidyo ko lang uli yung ating mga kapaligiran no, mga kaamigo. Na kasi talagang bihira mangyari yung ganito na sobrang fag no, mga kaamigo. Oh. Grabe, halos walang matanaw. Yung mga kalapati natin mga kaamigo, mahihirapan talaga. Hindi nga matanaw yung bundok arahit dito mga kaamigo. Yan o, grabe, paikot. Pero may isa tayong kalapati na kapag break away o. Hindi natin alam kung saan dadaan dito yung mga kalapati natin. Wala naman silang susulingan na dadaanan na hindi sila mabubulag eh. Baka ang gawin ng kalapati natin ito niyan, magpatanghali pa yon. Pag bumaba, yari na. Malalo magtatagal sila pag nagbabaan, maghihwa-hiwalay yon mga kaamigo. Wala tayong magagawa, training yan. Umuwi at hindi sila, wala na tayong magagawa no, mga kaamigo. Wala talaga, nagte-training tayo. Hindi yung makauwi, yung magiging survivor. Ay, ito isa o. Oh. Ayan mga kaamigo. Kulay puti. Kapatid ng masarela natin ito mga kaamigo. Galing sa Santa Rosa. Ayan o. Yun. Kapatid ng masarela natin yan. Kapag breakaway. Sik! 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 Galing ng Santa Rosa. Sik! 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 Pasok! 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 Ayan. Di pa sanay ito masyado mga kaamigo. Di losing-sing eh. Sik! 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 Kailangan masanay lang natin na pumasok siya pagka kararating. Sok 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 sok. Yan na. Sok 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 sok. Ayan na. Puti pa sing-sing nito. Kasama ng dilawang sing-sing natin yung mga kaamigo. O, Santa Rosa na siya nakarating. Nagkahiwa-hiwalay mga kaamigo kalapati natin. So yun mga kaamigo, nahirapan yung mga kalapati natin. Lalo na siyempre yung mga may nakasabay kanina sa Rosales. Wala pa mga kaamigo. At yung batch 2 natin na pinakawalan, eto, nag-breakaway yung puti, mga kaamigo. So, nagkahiwa-hiwalay yung mga kalapate natin. Makauwi pa kaya sila Giant at yung iba nating mga kalapate? Abangan natin sa part 2, mga kaamigo. Let's go! With punong ministro, Lock TV.